Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, July 29, 2023. Nakapasok na nga po ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Falcon. At tinataglay nga po nito yung lakas na 65 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso po yan ha, na aabot ng 80 km per hour. Yung extension ng kanyang kaulapan ay nagpapaulan po yan dito sa may eastern section ng Visayas at tinahatak po niyan yung habagat na nagpapaulan naman po sa ilang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon nga po, ayon sa ating European Center, mababa ang tsansa nito ng landfall scenario sa ating bansa dahil posible po itong dumiretso dito nga sa may parte ng Japan at dediretso sa may China. At ayon naman sa ating advanced weather forecast, by August 7, meron tayong posibleng sama ng panahon na mabubuo at papasok ng ating Philippine Area of Responsibility dito nga sa eastern section ng Mindanao. Yan po ang imomonitor natin kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo niyan or posible ba yung maging isang bagyo at makaapekto sa ating bansa. Sa ngayon nga po, patuloy na nakakaapekto itong habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. Dito nga po sa may parte ng Northern Luzon, asahan natin may mga pag-ulan po tayong mararanasan. Mahihina at katamtamang pag-ulan. May mga malalakas na pag-ulan dito nga po sa may parte ng Pangasinan, iba Zambales, Bataan. Mahihina at katamtamang pag-ulan dito nga po sa may parte ng Tarlac, Aurora, Metro Manila. Asahan din po natin may mga pag-ulan. Sa Mindoro provinces po, meron din po tayong posibleng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Dito naman po sa may parte ng natitirang bahagi no, ng ating Bicol Region, meron din tayong mga posibleng pag-ulan dyan. Asahan din po natin yung mga pag-ulan dito nga sa may parte ng Visayas, sa may Kalbayog, Tacloban, sa may Silago, sa may Cebu City, Bohol, Sagay, dito po sa Iloilo City, Kabangkalan, Dumaguete, Rojas City. Asahan po natin may mga pag-ulan tayo dyan. May mga mahina at katamtamang pag-ulan naman dito sa may parte ng Mindanao, lalong-lalo na po sa parte ng Surigao City. Dito naman po sa may parte ng Palawan, asahan natin halos buong Palawan ay makakaranas po ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po, ayon sa ating advanced weather forecast, mababa pa rin nga po yung landfall scenario nitong ni Bagyong Falcon. At ito po ay didiretso sa may parte ng Japan at didiretso po yan sa may China kung saan nga tumungo si dating bagyong Egay. Hatakin pa rin po niyan yung habagat na posibleng magpapaulan sa ating bansa. At pagdating naman po ng August 3, magkakaroon ng sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero mababa po ang chance nito na pumasok sa ating bansa at ito'y posibleng tumungo sa may karagatan ng Japan at Malusaw. Pero dito nga po, pagdating nga po ng August 6, magkakaroon tayo ng low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating nga po ng August 7, dito nga po no, ay posibleng pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility ng August 7 ng gabi. At ito po yung imomonitor natin ha, kung ano nga ba yung posibleng magiging senaryo nito, kung ito po ba yung posibleng maging bagyo na makakaapekto sa ating bansa or low pressure area lamang na posibleng malusaw din po agad. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin ha, kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nito at patuloy po natin imomonitor yung ating habagat na posibleng magdulot po yan ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.